congratulations po. Anyway, sir, paano po natin masabi itong tama na ang Stacia at bawal Kidla ay malaking na tulong talaga po ito sa ating bansa? Well, unang-una, Morning Show! Lagi kayong makinig. Nandun tayo lahat sa Happy Morning Show. Magandang umaga sa iyo, Miss Horizon, at sa iyo mga taga-subaybay at sa ating mga kasama. Happy morning po, Secretary, and congratulations po dito sa naganap na pamanaagham sensya sa bawat habi at kibla. Sek, ano po yung ninyo suot niyo? Ah, ito ay gawa sa pinya at seda or silk. So itong horizontal, pinya fiber, at yung maninipis na vertical, that's silk. Sek, gaano po ba kahalaga na talagang dapat tangkilikin natin yung ating tela, lalo na po sa mga nasa ahensya ng ating gobyerno, mga opisyalis po natin? Maliban sa nakasaad sa batas, marami ang mga positibong parang gamit o objective ng paggamit ng mga tela mula sa Philippine Tropical Fabric. Nataas na yung ating awareness ano sa ating Philippine textiles, kasi as I said, marami tayong kinakaharap na ngayon, hindi na lang availability yung kinakaharap natin, marami na rin tayong kalaban sa merkado. So all of this effort leads to us increasing the level of awareness, engagement, at para lahat-lahat tayo, di ba, we can recognize, para pag sa susunod na may nakita tayong tela, alam man lang natin kung Ilocano yun or galing Mindanao. So this is part of that continuing effort to advocate for Philippine textiles. So napakalaga po pala, Director, yung mga kababayan natin, alam na alam po ano yung tela para po masuportahan yung ating... Kasi in the similar way na alam natin na kaming mga Ilocano ay kuripot daw, dapat alam din natin na ang Abel ay galing sa Ilocos. So, it should be as synonymous as that. Alam natin kung ano yung kultura natin, pagkakakilan lang sa atin. So, this is part of that effort. Philippine textiles is just one of the expressions of our culture, and we are happy because everybody gets to wear it. Can appreciate it. Alright, Director, nakikita ko po kayo na napaka-active ano po, at lalo na doon sa ating mga magsasaka. Ano na po yung kanilang sitwasyon ngayon sa kanilang hanap buhay? Gusto ko pong sabihin na parang siguro compared 5-10 years ago, they're in pretty much better shape. Walang mga masyadong mga inventaryo, gumagalaw ang kanilang mga products, and it's a very nice experience for them as well na kinikilala natin yung kanilang mga gawa. So pag pumupunta kami at to communities, we see that they're also happy. Alam nila na may mga nakaka-engage sila katulad natin sa DOST, sa media, sa ating mga kababayan. So maganda pong reassurance yun na may sumusuporta po sa kanila, at lalong-lalo na may rumirespeto po sa kanilang mga gawa. Director, message po sa ating mga kababayan na kung paano nila dapat po suportahan yung tela natin, lalo na po yung mga magsasaka po natin. Unang-una po, dapat gumamit tayo, kilalanin natin, gamitin natin ang ating sariling mga tela sa kahit anong pamamaraan po, kahit man lang ipakita natin yung suporta natin sa ating mga hobby at sa ating sariling kultura. Sabi ko nga kanina, kahit simpleng placemat man yan o table runner man yan o simpleng barong, ito po ay malaking tulong na maipakita natin ang pagmamahal natin sa ating kultura, sa ating bansa, at higit sa lahat yung pagkalinga natin sa ating mga hobby at ang ating mga creatives na talaga namang sumusuporta at nagpapalawig, nagpapayabong sa kulturang Pilipino. Director, anong tela yung suot niyo? Ito po ay pinya seda, silk and pineapple po na hinabi sa Aklan, which was actually mayroon siyang design during the weaving process at pina-convert. Mayroon po itong version na black. So pag yung black yun, mukha akong Dalmatian. So ito naman, mukhang albino na Dalmatian kasi wala siyang kulay. But it's a very subtle weave. So we wanted as well na makita nila na ang barong hindi lang pang long sleeves na pang kasal, alam mo yun, but can also be worn on a daily, more casual basis. Alright, last na mensahe po, Director, na sa susunod na programa ng PTRI, ano pa po ang maasahan natin? Well, asahan niyo po, pinapaigting natin, sabi ko nga kanina, siguro sa dami ng gagawin namin, mananawagan na lang ako kung kayo po ay miyembro o kasapi ng isang eskwelahan na meron pong textile or garment program. Ginanap po namin kamakailan yung first general assembly ng mga eskwelahan na nag-o-offer ng mga programang ito, both sa college, sa TVET, at sa vocational level, including senior high school. So pag hindi po kayo nakasama sa listahan, makikita niyo po yun sa DOST PTRI page, makipag-ugnayan po kayo sa amin para makita niyo po paano po tayo pwede magtulungan. Maiangat natin yung antas ng pag-aaral tungkol sa tela, sa paggawa ng damit,
at higit sa lahat sa fashion and, you know, and technology. Because as we always say, hindi lang yan maganda, dapat meron ding siyensya at inobasyon sa likod ng mga bagay-bagay na yan. And the DOST through the Philippine Textile Research Institute is with you all the way in supporting this industry and supporting your careers in the creative industry and the creative sector. Thank you. We are really very lucky and very pleased and nag-sustain ng ating textile heritage for all these years. Sila po ang unang natatamaan kapag bumibili ka ng 150 peso per yard na telang nagkukunwaring handloom woven. Sila po yung unang umaaray kapag sasabihin mong galing ako, papanawagan ko na ito. Nakakalungkot, there was just a recent trade fair kahit kadaming counterfeit. Alahati yata ng nasa trade fair na sponsored pa naman ng gobyerno ay counterfeit. We cannot allow that to be used for government funding. Kaya sa atin po lang po is, I think we should be the one setting the tone. Kung hindi mo bibili niyan, hindi yan dadami. Ganoon lang po kasi blend. Ang tanong, ay ang mahal naman, kasi po, hindi naman tayo cheap. So we pay for what we are supposed to feel for ourselves. Filipinos are expensive, we are not cheap. So we are supposed to also wear something that we are so proud of. This is part of a bigger advocacy founded on a solid science and technology framework. And this is exactly the story of the fashion event that you will be seeing later this afternoon. Natutuwa po kami pag may fashion show kasi hindi naman kami Fashion Research Institute of the Philippines, pero yung fashion show, unang-unang bumibitak sa inyo. Because Filipinos are obsessed with something or anything beautiful. Pag pinaharap mo ang isang maganda, kahit walang magandang sinasabi, maganda pa rin siya. Because what meets the eye, yun ang una po natin nakikita. But then again, beyond or behind all of these fabrics, isang o isang table runner o isang doormat, basta gumagamit po tayo, malaking kulong na po ito sa industriya natin. Siguraduhin lang natin na yung binibili natin. Panalangin ng science, technology, and innovation is indeed the driver of what beautiful things is yet to come. So what these fabrics are all about ay hindi lamang po pamana. These are not just gifts. These are actually, we are actually a bridge of that glorious, beautiful past. Bridge them to the future. Because these fabrics and textiles, hindi lang pamana, kundi itong handog natin sa kinabukasan. Magandang hapon po sa inyong lahat at magbuhay ang bagong orders. This year's iteration of Pamana Agham carries the themes Yensya sa Bawat Habi Atibla, which aims to transcend borders by promoting culture and integrating scientific advancements into traditional local practices in the textile weaving industry. So I am very eager to share some of our pocket activities for this two-day event. First up, we have our Techno Bazaar and exhibit located at the Casablanca, also here at Plaza San Luis Complex, wherein you can discover the latest textile innovations and new weaving products from our partner MSMEs. You also shouldn't miss our DOSCPTRI's Cat Habi Innovation Exhibit, PSE's Sustainable Collection Exhibit featuring Sustainable World Act Now, and one of our sponsors for this event, The Body Shop Philippines. If you're interested to seek personalized insights, visit our roving S&T Consultancy Clinic where you can engage directly with our experts and get professional advice regarding the textile industry. We also have a weaving workshop for kids tomorrow at 9 o'clock a.m. to 12 noon and an insightful forum in the afternoon titled Telahanga wherein the latest innovations in the textile industry will be explored. With these activities, it is our goal to amplify and preserve the rich heritage of traditional weaving while seamlessly integrating technological advancements. But of course, we want to bring these innovations closer to the people. Masasaksihan din natin mamaya ang mga obrang kasuotan sa ating fashion show titled Ang Pamanang Habi, Tampok ang mga disenyo at koleksyon ng DOST-PTRI Cat Habi PTFs or Philippine Tropical Fabrics Reimagined at ang Sustainable Collection of Partnerships for Sustainability Education. Wow! How much! Bungad pala eh.
creations of this visionary designer, Rose Anne Baluwa. The exquisite tapestry of tradition and innovation that she masterfully weaves found respect for this time-honored craft. What distinguishes her is her unique fusion of technical expertise. In all settings, celebrating the beauty of their culture with Thank you.
Director Angelina and Peter Valles. Alright, so mula dito sa Intramuros na kung saan po ay naging matagumpay itong naganap na event ng Pamana Agham Sensya sa bawat Habi at Hibla. Pinakita rito kung gaano kahalaga yung ating Philippine textiles at papaano ito makatulong sa ekonomiya ng ating bansa. Kaya sana nga ay suportahan natin ito at ito ay sana matuloy-tuloy pa sa susunod na mga henerasyon at sana nga yung 100 million population sa ating bansa ay magkaroon ng support sa ating mga local products, ano po, kasi nga dahil dito ay dito magsisimula ating pag-unlad at nabanggit rin ni Secretary Renato Solidum na kung saan ay yung umaari ay maging negosyante rin po tayo. Sana tangkilikin natin ang sensya at teknolohiya. Muli ang iyong lingkod, Ms. Horizon Chaser. Happy morning! Sir, sa next Olympic po natin, ano yung pagbabago na talaga? Yan po ang ating tinangkilik. Yung gustong magpuntahan niyang golf na yan, sir. Malaking magagawa sa ekonomiya natin, parang ganyan. So, marami mabibigyan ng trabaho. Bukod dun sa makilala na tayo. At napakadaling itanim at mabilis para sa mga gusto po na magkaroon ng ganitong klaseng negosyo na sa... Happy Morning Show! Lagi kayong makinig. Nandun tayo lahat sa Happy Morning Show. Magandang umaga sa iyo, Miss Horizon, at sa iyo mga taga-subaybay at sa ating mga kasama. Morning, Miss Horizon. So, ako po ay gumagawa ng research patungkol sa ating ekonomiya, patungkol sa kahirapan sa ating bansa, at patungkol sa turismo ng ating bansa. Happy morning, Miss Horizon. Maraming salamat po. So, ako po si Manuel Hernandez. So, ang research ko po ay about sa mga garapata po. Pinag-aaralan po natin kung paano sila nabubuhay despite na kumakain sila ng mga toxic substances katulad ng mga iron na nasa dugo at kung paano sila nabubuhay kahit tinitrace natin ng mga chemical. Kompleto. At para mabuhay tayo ng marangal, magkaroon ng dignidad, ang gaganda na sinabi niyo. So ngayon, well, happy morning! Muli ang iyong lingkod, Miss Horizon Chaser. Sino pa pong kailangan na magbigay dapat ng tulong ngayon dito sa Ang Honorisan? Miss Horizon. Happy morning, Miss Horizon. Director, yung di ba po nakatutok tayo sa kalusugan, sa tamang pagkain, sang-ayon po ba kayo rito? At ano po ang maipapayo niyo sa ating mga LGUs, government o mamamayang Pilipino? Last one, sir, personal. Kayo rin po ba ay health conscious? Sa mental health po, kasi marami po mga doctors, marami po mga professionals, pero may problema sa mental health, di ba po? And hindi sila naging productive. O may nakukulungan na doctor, may nakukulungan na lawyer, di ba po? Dahil may mga behavior na hindi po kayang pigilan. So, ano po yung ating pag-aaral dyan? Alright, so naging matagumpay ang annual scientific meeting. Sir, ano po yung talagang buod nito at tinutukoy natin para sa ating itong tema ninyo, Pilipino Wikang Mapagpalaya, and yung buwan ng Wikang Pambansa 2024, kanino po dapat talaga ito na maipatungkol at ano po ang masasabi natin doon sa gumagamit po ngayon ng Wikang Banyaga, lalo na po sa sensya at teknolohiya? Sandali, isang kilometro ang tanong at isang simetri ang sagot, sandali lang. Kung ano lang po. Oh, sige, sige. Gutay-gutayin mo, Day. Alright, para tuloy-tuloy lang. Sige po, edit na lang natin. Okay, alright. Una, ano? Ang cute niyo pala, sir. Ay, cute talaga ako. Kasi itanong mo, isang taong dalawang semestre ang sagot. Para natapos na kasi. Alright, sir. Okay, joke lang. Okay lang po. Masaya gutay, nga gutay po eh. Okay, isa, unahin. Okay. Don't... Si Dr. Renata C. na walang iba ka babasa. Happy morning to all! Happy morning, Miss Horizon. Please visit the Cheongdam restaurant. Thank you for coming. Friend, happy morning! So, narin mo ang pinaka. Kung sakali na implemento ito, sino-sino po talaga ang dapat maging partner? Ano yung maaasahan natin sa taong 2023 pa para sa pagsulong ng mga tayo? Napaka-first time ko to. Makikita natin talaga
po yung dapat nila na maaasahan sa PILAS? And kayo po ang president ngayon. Happy morning! Ano po yung kaibahan nito sa market? Masama daw magkape. Pero bakit marami pa rin ang nagkakape ng healthy blend? Herbal coffee sa Health Inside Wellness. Ito yung kanilang bagong opisina dito sa Triumph Quezon City. Kaya tara, subukan natin ang Health Inside Wellness 15-in-1 Herbal Coffee kung gaano ito kasarap. Nagkakape ka na, nagbabitamins ka pa. Tikman natin gaano ito kasarap. Libre lang dito sa Health Inside kapag po dumalaw kayo, ano? Diba? Yeah. Uy, tingnan niyo po, oh, mga kababayan ko. Ang bango, ha? Sobrang bango. Diba? Kapag yung medyo stress ka, oh, wala talaga yung stress mo. Ganito kabango yung kape. Yung mahilig sa brewed coffee, parang ganun din yun. Sarap po talaga kahit alam ko natikman ko na to, ulit-ulitin mo, hahanap-hanapin niyo po. Totoo, talaga ito yung kape na gustong-gusto ko. Kaya sana, matikman niyo rin po at tsak magugustuhan niyo. Happy morning! So, lumipat na po kasi ang Health Inside Wellness. Lucky po doon sila sa Mother Ignacia. Dahil syempre, dahil napakasarap ng kape at mahuhusay mga produkto, natural lamang na umuunlad po ang isang company. Ayan, so dito na tayo, napakagandang kumpanya ngayon ng Health Inside Wellness. Kaya sa mga gusto pong pumunta rito ay alamin nyo lamang sa kanilang website.